Sa laki ng utang ng bansa, posibleng maapektuhan ng social services para mabayaran ang ating utang. Isa pang solusyon ay ang pagpapapasok ng mga dayuhang namumuhunan o mamumuhunan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mula sa 11.93 trillion pesos na utang ng bansa noong Nobyembre, bagya itong bumaba sa 11.70 trillion noong Disyembre, habang ang ating debt to gross domestic product ratio nasa 60.5%. Sa madaling salita, kung kumikita ka ng 10,000 pesos, 6,000 dyan ang pangbayad mo ng utang. Sapat ba yan? 60% of our GDP is not good for a Philippine economy like ours because we're not really that strong. And therefore, in terms of financial, economic space that we have, we are at 60%. We're leaving not much for flexibility. Ayon sa ekonomista, wala namang masamang mangutang ang isang bansa lalo't may pandemya. Basta ang mahalaga, napupunta sa tama at hindi kinukurakot ang inuutang. Ang pinaka-importanteng asset na kailangan nating pangalagaan ay ang tao. Walang ekonomiya nga kung walang tao. So kinakailangan talaga na umutang. Isa pang dapat isaalang-alang ng Pilipinas ay kung paano natin babayaran ang mga inuutang natin. Kailangan maibangon at mapalakas ang ekonomiya. Mungkahin ng ekonomisang si Emmanuel Leyco, kailangan i-realign ng pondo sa social services para mapataas ang revenue o kita ng gobyerno. Debt service is a must. It's a mandatory item in our budget and therefore, if our debt service grows, many of our social services will really suffer. Tingin naman ni Deputy Minority Leader Stella Kimbo, makakatulong sa fiscal performance ang pag-amyenda sa Public Service Act. Sa ilalim ng panukalang batas na yan, hindi na mapapatawan ng 40% foreign ownership cap ang pamumuhunan ng mga dayuhan sa ating bansa. Pero exempted dito ang mga industriya sa ilalim ng telecommunications, domestic shipping, railways at subways, airlines, airports, expressways at tollways. Pwedeng alternative to utang is maghanap tayo ng foreign partners. So ganun ang pagtingin sa foreign investors. Kulang ang kapital ng ating bansa, kulang ang pera sa pagpapalawak ng programs para sa tao, especially ayuda, especially yung support sa ating small businesses. E di, magkikaya tayo ng kapital mula sa labas. Kapag may foreign investors, magkakaroon din ng mga trabaho. Kahapon ay niratipikahan na ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee Report para sa naturang panukala. Kaya pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para tuluyang itong maisabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.